Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman ang inarabangan ng lahat, ang abot kamay na pangarap. Dahil nga sa pagsabog ng Apex Medical Hospital, napahamak itong si Zoe. At dito ay hindi mapigilan ni Moira na magdalamhati at iyak ng iyak sa nangyari. Sinisisi niya ang kanyang sarili ng pagkawala ng kanyang nag-iisang anak na si Zoe. Kasi nga ayon kay Moira, si Zoe lang ang nagmamahal at nakakaintindi sa mga pinagdaanan niya. Kaya ginagawa lahat ni Moira kahit na mapanakit siya ng ibang tao, kahit makapatay pa siya ng ibang tao, para lang sa kinabukasan ng kanya nag-iisang anak na itong si Zoe. Sa pagkawala nga ni Zoe dahil nga sa pagsabog sa ospital, kaya naman habang nagpapaalam nga itong si Moira sa kanyang anak, nangako siya na galit, nangako siya na gagawin ang lahat at ipaghihigan din niya sa tao na to ang kamatayan ng kanyang anak. At ito pa ang pinakamasakit dito, kasi nga ito na namang si Annalyn ang kanyang sinisisi na sana daw ay si Annalyn na lang ang nawala at hindi yung kanyang pinakmamahal na anak. Kasi nga daw sabi ni Moira, si Annalyn lang daw ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan sa buhay nila. Masaya na sana sila kung hindi lang umiksi na itong si Lynette at ang kanyang anak na si Annalyn. Nakakaawa naman itong si Annalyn kasi lahat na lang ng mga kaguluhan at kung anumang anumalian ang nangyari sa kanyang pamilya, lalong-lalo na dun sa side ng kanyang tatay, ay sa kanya ibinubuntun ang galit at sinisisi ng lahat na nangyari sa kanila. Sana naman ay darating ang araw na maging masaya na nga itong si Annalyn at hindi na siya sisihin ang lahat at wala ng kasakit at wala ng pigate na mararanasan itong si Annalyn sa buhay niya. Sana darating ang araw naging masaya na siya at magkontento sa buhay niya kapiling ang kanyang Daddy RJ na matagal niya nang hinahandap ang kanyang totoong tatay. Sana darating ang araw na maging one happy feed family itong sila Annalyn.